Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang sagisag ng kanyang pag-ibig at awa sa atin, ang sagisag ng ating kaligtasan, ang ating ugnayan at pagtanggap sa Diyos. Kaya nga't hilingin natin na lalong maging malalim ang ating pananampalataya na si Kristo, si Jesus Nazareno, ang tunay nating nakakatagpo tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa sa banal na komunyon. Kaya nga't upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Oh,
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao, ipagkaloob mo ang aming kahilingan ng iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pag-alipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno na makamdag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kay mga taga Sion. Yung mga pintuan mo ay siya nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yung mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos mong itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat
nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin?" Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at ating mga kababayan, mga kadeboto, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng ating pagtitipon, at naririto tayo dahil tayo'y katawan ni Kristo. Naririto tayo dahil nais nating tanggapin ang katawan ni Kristo sapagkat mahal natin ang Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakahalaga po ng araw na ito sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Kaya tayo nagsisimba, lalo na kapag Linggo. Kaya nga't bagamat galing kayo sa mga malalayong lugar, bagamat mahirap magsimba dito sa Quiapo, masikip, mainit, nakatayo na, nasa labas na, pero hindi tayo papipigil sapagkat naniniwala tayo, lalo na tayo mga Katoliko-Kristiyano, sa pagsisimba, sa banal na misa, ating hindi lamang nakakatagpo si Jesus Nazareno, atin siyang natatanggap. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, ang kumakain ng aking katawan, ang siyang mabubuhay magpakailanman, ang siyang bubuhayin ko sa huling araw. At ito ang ating pinaniniwalaan. Kaya nga't mamaya kapag kayo pipila na ang ating sasagot ay Amen, Amen. Sabagat ang ibig sabihin nito, pinaniniwalaan natin, sumasang-ayon tayo. Sapagkat hindi lang o tinapay, hindi ostya, hindi kung ano lang ang tinatanggap natin, kundi yan po ay si Jesus Nazareno. Kung papaano kayo'y pumipila dito sa likod, sa pahalik, pinagmamasdan ko kayo talagang kabanal-banalan pag humahawa kayo sa paanan ni Jesus Nazareno, pag humahalik kayo, talagang damang-dama ninyo, galang na galang kayo. Lalo't higit mga kapatid, kapag tayo nagsisimba, kapag tayo tumatanggap, tayo'y puno ng paggalang. Kaya nga pag nagsisimba tayo, hindi tayo palabas-labas sa simbahan. Hindi tayo natutulog lang. Hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagse-cellphone. Kasi si Jesus Nazareno, hindi po ang pari, hindi kaming mga naglilingkod. Ang kaharap natin, ang katagpo natin, ay si Jesus Nazareno. Amen? At naniniwala tayo kapag kapiling natin si Jesus Nazareno, tayo'y pagpapalain niya, tayo'y tutulungan niya, tayo'y pangangalagaan niya. Amen? At sa ating pagtanggap, nais natin siyang igalang. Kaya nga't pinapakiusapan tayo pag tayo'y pipila na, focus na tayo. Hindi na tayo makipag-usap pa o magse-cellphone pa. Kaya nga kapag tayo'y pipila, siguraduhin nating malinis ang ating mga kamay. Kasi tatanggapin natin si Jesus Nazareno. Hindi lang yan tinapay. Hindi lang yan simbolo. Diba sabi nga sa misa, sabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, kunwari ito ang katawan ko ha. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, tanda lang ito ng katawan ko ha. Parang katawan ko ito ha. Hindi ho.
Anong sabi niya? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Kaya kung kayo'y galang na galang, ingat na ingat kapag kayo'y humahalik sa likod, mas mahalaga po kaysa sa paanan ng Nazareno, kaysa sa larawan ng Nazareno, ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kaya pangalagaan natin, kaya pagmisa, magbibigay galang tayo, makikinig tayo, kakanta tayo. Kaya minsan tinutulungan tayo ng ating mga ushers na maging maayos sa misa. Kaya rin ang mga ushers natin, hinihiling natin, pag nagmimisa na, focus na tayo. Wala nang gulo, wala nang usapan, wala nang sigawan. Sapagkat ang ating katagpo ay si Jesus Nazareno. Ang ating tatanggapin, katawan ni Kristo. Diba, pag iaabutan kayo ng mahalaga, iba sa inyo, magpupunas pa talagang para tumanggap, lalo't higit sa katawan ni Kristo. Minsan, pag nagbibigay ako ng komunyon, makikita ko sa kamay, sibuyas, bawang, no? Mamamalengke yata pagkatapos magsimba. No? O minsan, may sa kamay may nakalagay, 0918, no? Siguro may telepono pa dyan. No? No? Yung iba yata, 45, 25, tataya yata sa loto pagkatapos magsimba. Kaya, no, iniingatan yung numero. Sana po malinis ang kamay natin. Pag may dala po kayo, ibaba nyo muna. Yung mga ating mga ashes naman po, pwede nyong iabot muna yung bag. Hindi naman nila itatakbo yung bag nyo. No? Pero mahirap po kasi pag nalaglag po yan, naku, napakahirap. Yung ang, di ba, pag may alahas kayo, pag nalaglag talagang, no? Nababagabag tayo, pag may mahalagat, lalo tigit ang katawan ni Jesus sa Nazareno. Ito po ang ating kayamanan bilang mga Katoliko. Nung ako po itinalaga dito ni Cardinal Advincula, isa lang ang pinagkatiwala niya sa akin, ang susi ng tabernakulo. Dahil ang kayamanan ng simbahan, hindi po yung corona, hindi po yung mga mamahaling, ang ganda po ng damit. Napansin niyo po, nagbihis kahapon ang ating mahal na pong Jesus sa Nazareno para sa kapistahang ito. Pero ang tunay nating kayamanan, ang katawan ni Kristo. Sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yan ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tinatanggap natin siya. Sa araw na ito, maririnig natin sa maraming pagninilay yung sinabi ni San Agustin, "You become what you eat." Yung kinakain mo, ganun ang mangyayari sa'yo. Naniniwala ho ba kayo doon? Siguro nga sa physical na level, totoo yun. You become what you eat. Lalo yan lumalabas kapag kayo magpapa-examine na. Pag lumabas doon, ang taas-taas ng sugar level mo, ang sweet-sweet mo, sabihin sa'yo ng doktor. Dahil sasabihin sa'yo ng doktor, alam ko na kung ano kinakain nyo. Madalas kang nag-ice cream siguro, cake. Ang dami siguro mo maglagay ng asukal. Kaya yan, yung dugo mo, nilalanggam na. No? Yung ihi mo pag umihi ka, di ba? Sabi, pag masdan mo raw, pag nilalanggam yan, sabihin, panay asukal ka. You become what you eat. Pag lumabas sa examen, mataas ang bad cholesterol. Sasabihin sa'yo ng doktor, alam ko kinakain nyo, lechon, chicharon, panay taba, ayan, lumilitaw, yan ang nangyayari sa'yo. Mataas ang uric acid mo, may gout ka, nako, ayan, alam ko na ang panay pulutan mo, mahilig ka sa mani, mahilig ka sa mga beans. Pag ang atay, alam nyo na yon kung ano ang laging tinakukuha. Kaya ang atay, no, nagiging fatty liver, ginagawan tubig, no? Ang pag-inom,
Pero sabi natin kanina, ang tinatanggap natin, katawan ni Kristo. Kaya nga sabi ni San Agustin, kung tinatanggap natin si Kristo, dapat tayo rin maging katulad ni Kristo. Totoo ho ba yun? Totoo ba na pag tinanggap natin si Kristo sa misa, mamaya, para na rin tayong si Kristo? Baka sabihin ng iba sa inyo, parang di yata totoo, Pader. Kasi mamaya, yung nakita kong nagkomunyon, paglabas, magmumura na. Yung pumila mamaya sa komunyon, pagbalik sa bahay, mambubugbog na. Yung kabanal-banala, pag nandito sa misa, makataas ang kamay, mamaya yung kamay na yan, kung ano-anong gagawin. Mangungupit, hihingi ng lagay, mananakit. Bakit ganon? Sabi, you become what you eat. Sabi, pag tayo nagsisimba, ang tinatanggap natin si Jesus. Pero bakit hindi tayo katulad ni Jesus? Bakit tayo nag-aaway-away? Bakit tayo pinaghaharian pa rin ng kasalanan? Sa araw na ito, mga kapatid, nais kong ipabaon sa inyong isang salita, komunyon. Mamaya, mangyayari yon, komunyon. Pero ano ibig sabihin ng komunyon? Diba, pag nagsimba po, naalala ko nung bata po ako, pag uwi ko sa bahay, galing sa simbahan, pag Linggo, tatanungin ako ng lola ko, nagkomunyon ka ba? Ano ibig sabihin ng komunyon? Akala natin minsan pag narinig natin ng komunyon, ito yung pagtanggap sa katawan ni Kristo. Tama po yun. Kaya nga sabi ko nga kanina, pag tayo ipipila na sa komunyon, maging maayos tayo. Pagtatanggapin na natin ang katawan ni Kristo, maging malinis at magalang tayo. Ingatan natin huwag malaglag ang katawan ni Kristo. Isubo natin agad ang katawan ni Kristo. Pero, alam nyo mga kapatid, ang komunyon ay hindi lang pagtanggap kay Kristo. Mamaya, pagkatapos ng pag-aalay, sasabihin ko sa inyo, manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Ano raw ibig sabihin nun? Hindi lang si Jesus Nazareno ang nagahain, nag-aalay. Ang ating paghahain, ibig sabihin nun, tayo din nag-aalay. Tayo din nagbibigay. Kaya ang komunyon pala, hindi lang natin tinatanggap si Jesus. Hindi lang si Jesus ang nagbibigay. Tayo din. Mangyayari ang komunyon. Magaganap ang komunyon kung tayo rin ibinibigay natin ang sarili natin kay Jesus. Inaalay natin ang sarili natin kay Jesus. Kaya mamaya pagpipila po kayo, tandaan po natin yun. Hindi lang si Jesus ang tatanggapin natin. May itatanong din sa iyo si Jesus sa Nazareno, ano ang ibibigay mo sa akin? Ibigay mo na sa akin yung galit na yan na sumisira sa iyo ngayon. Ibigay mo na yung inggit na yan na kaya hindi ka makatulog, kaya napapaaway ka. Ibigay mo na kung ano man nandiyan sa puso mo ngayon. May pangarap ka ba sa buhay ngayon? May plano ka sa buhay mo ngayon? Huwag mo lang sabihin, plano mo yan. Gawin mong plano ni Jesus yan. Lahat tayo rito kapag pumipila sa komunyon, may ibibigay. At alam niyo mga kapatid, pag nangyari daw yon, nagkaroon ng exchange gift, ibinigay ni Jesus ang sarili niya, ibinibigay ng sarili natin kay Jesus, pag nangyari ang komunyon na yon, doon daw magaganap ang tunay na pagbabago.
Doon tayo magiging tunay na katulad ni Jesus na tinatanggap natin. Sapagkat sa banal na misa, opo, nag-aalay si Jesus sa sareno, pero tayo din, inaalay natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang lahat-lahat sa atin sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po ang ating ipagdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong naising kami maligtas, kami mabuhay ng walang hanggan. Hanggang ngayon, inaalay mo ang iyong sarili para sa amin. Ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, kami rin sana matutong ibigay ang aming sarili at buhay sa iyo. Mangyari nawa ang tunay at ganap na komunyon. Mamaya po, mahal na pong Jesus Nazareno, tatanggapin namin kayo ng may paggalang. Tanggapin niyo rin po kami upang sa gayoy makasalo kami sa iyong biyaya at buhay. Pagpalain niyo po kami, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo sa Kanyang pagpapala at biyaya. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggang ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya
na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, upang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinaghihiwatig ng mga alay namin sa pag-aing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nagahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel at isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan, pinag-
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yes.
announcement sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 7 taong gulang pababa sa mga sandog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, sa kasalukuyang taon. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon or Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon mamaya ng kabanal-banalang sakramento o Eucharistic procession pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Magdala po tayo ng kandila. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinulot sa piging ng pag-ain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat sa tulong niyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno, ang ating pagtanggap sa banal na komunyon, nagtuturo sa ating magmalasakit at magmahal sa ating kapwa. Sa banal na komunyon, hindi lang natin tinatanggap ang katawan ni Kristo. Inaalay din natin ang ating sarili sa Kanya. Sa pagpapalitang ito, tunay na mamumuhay sa atin si Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila ng sabinyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang buhay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.